Okay lang kayo dyan? Kayo! Anong pinaggagagawa nyo dyan? Hindi mo bumunta yan. Janine? 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 Janine, patahimikin mo na kami. Bakit po ba kayo balik na balik dito? Bakit po kayo parating nang-aaway? Hindi po ako papayag na saktan ulit ang pamilya ko, lalo na ang nanay ko. Hindi ako papayag na kunin niyo ulit ang tatay ko sa amin. Hindi na po siya uuwi sa bahay niyo. Hindi niyo na po mapapayag ang nanay ko. Masaya na po kami ngayon. Kung hindi po kayo masaya sa buhay niyo, papayaan niyo na po kami. Mahal po kami ni tatay, kaya pabayaan niyo na po kami. Tama na po! Tama na! Tama na! Hindi ako nagpunta dito para awayin kayong lahat. O manggulo. Alam ko na galit kayong lahat sa akin. Pero nagpunta ako dito para makipag-ayos at makipagsundo na sa inyong lahat. Maniwala man kayo sa hindi, yun yung totoo. Nagsisisi na ako. At humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Yvonne, lalong-lalo na sa'yo. Patawarin mo ako. Doris. Yan! Ito! Ha? Yan! Yan! Yan ang mga pinagmamalaki mo, ha? Hindi ko kailangan ng mga peste bulaklak mo dahil buhay pa ang mga tao dito. Ang kailangan ko, katahimikan ng pamilya ko. Pero kung patuloy kang magpapakita at bibigyan ng sama ng loob ang anak ko, baliwala yung paghingi ng tawad mo. Paano ko tatanggapin ang pagsisisi ng isang mga agaw na nagparusa at nagbintang sa inagawa niya? Paano ako maniniwala sa isang taong walang ibang minahal kundi ang sarili niya? Masyado kang makasarili, Janine. Wala nang ibang nakakaintindi sa sarili mo kung hindi ikaw. Dahil punong-puno na lang kasakiman niyang pagkatao mo. Di ba patawarin mo ako? Handa akong tanggapin lahat ng parusa dahil sa mga ginawa ko sa inyo. Sa pamilya mo. Nagsisisi na ako, Yvonne. Saktan niyo man ako. Patayin niyo man ako. Bali, wala na yung buhay ko dahil wala na yung anak ko ngayon. Patayin niyo na lang ako kung hindi niyo maibibigay yung kapatawaran niyo sa akin. Dahil wala na yung salba yung buhay ko. Yvonne, nakikiusap ako. Tapusin na natin to. Lahat ng sakitan. Lahat. Sumusuko na ako. At sinusuko ko na ang lahat sa Diyos. Lahat ng galit ko sa inyo ni Victor. Tama na to. At humihingi ako ng tawad sa inyo lahat. Yvonne, lalo na sa'yo. Yvonne, patawarin mo. Yvonne, patawad. Patawad sa lahat. Nagsisisi na ako. Ah.
Janine, nasaan ka na? Ano na nangyayari sa'yo? Yvonne, ano bang kailangan kong gawin para patawarin mo ko? Ibalik mo yung masasayang alaala namin ang anak ko. Gagawin ko kung kaya ko lang. Pero tapos na, di ba? Masyado na kami nasaktan. Nakalimutan ko na rin kung paano magpatawad, Janine. Inubos mo ang galit ko sa'yo. Noong mga panahong akala mo ikaw ang inap eh. Halos isumpa mo rin naman kami ni Victor, hindi ba? Yvonne, nagkamali ako. Naging makasarili ako. Dahil nagmahal ako ng hindi sa akin. At nung naging akin, mas masakit pala kapag nawala. Victor, patawarin mo ako. Diyan yung lahat ng gulong doon sa nung nilaho ko si Yvonne. Hindi ko yung malilimutan. Iniwan ko ang pamilya ko para sa'yo. Diyan yung nagkamali ako at nagkasala rin. Pero sana matapos ito. Magkapatawaran na tayo. Para matahimik na rin ang lahat. Yvonne? Si Tita Janine? Anak, nahalis na siya. Di na po ba siya babalik? Hindi na, anak. Okay na po ba kayo? Pati na po ba kayo? Siguro. Pero hindi ibig sabihin na magkaibigan na kami. Pinatawad ko lang siya kasi siguro yun yung gusto ni Papa God. Baka po kasi sa pagbalik niya, awain na naman po niya kayo ulit. Anak, hindi na mangyayari yan. Dahil habang nandito ako, puprotekta ang wala nanay mo. Wala na makakagalaw sa inyo, ha? Tay, buti na lang natapos ko na to. Dahil sinurprise niyo po ako na makakalabas ka na po sa kulungan, so surprise ko din po kayo. Ako po gumawa niyan. Anak, birthday mo ah. Dapat ka akong may regalo sa iyo eh. Okay lang po, Tay. Ayan pong bahay na yan. Paglaki ko po, gagawin ko po yan. Para maging one big happy family tayo dito. Cellphone mo? Ni hindi ko alam kung paano kita kukontakin at kung saan kita hahanapin. Masyado ako nag-worry. Pumunta ako sa mga kaibigan ko. Namiss ko kasi sila kaya dinalaw ko. Janine, please. The next time, bring your cellphone. Importante sa akin na malaman ko kung nasaan ka. Para hindi ako nag-aalala. Ayoko na minimonitor ako kaya hindi ko dadala yung cellphone ko. Kasi pa, marami akong plano ngayon sa buhay ko. Na hindi nyo na kailangan malaman pa.
Dahil hindi sumasagot si Janine Supina, tsaka hindi nag-attend ng hearing, tapos yung lawyer niya wala updates, mabilis na bawalang visa yung pasan yun ni Janine. Pwede ko na pakasan si Yvonne. Hmm. Salamat, Gary, ah. Tino mo, ikaw kakalaya mo lang. May good news ka na naman. Basta huwag yung munang sabihin kahit kanino, ah. Gusto kong surprise si Yvonne, eh. Okay. Thank you din, pa. Mama, ano yan? Ah, wala. Ah, para sa akin to. Sulat para sa akin. Hindi. Hindi totoo. Hindi to totoo. Hindi pwede mapawalan ng visa ang kasal namin ni Victor. Hindi to pwede mangyari! Hindi to pwede mangyari! Hindi! Hindi yan totoo! Janine! Akala ko hindi tayo magkikita, eh. Akala ko din. Hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Hindi na ako malalayo sa inyo. Pangako yan. Huwag ka munang mangako. Hayaan na lang natin na ingatan tayo ng panahon. Salamat, ah. Saan? Sa pangunawa, sa pagpapatawad, sa pangunmahal. Mahal na mahal kita, asawa ko. Wow, Nay! Ang ganda naman po na itong bike na to! Sa akin po ba to? Ganito po galing kay tatay? Sige po. Dear Marcus, happy birthday to the best and bravest boy in the world. From Tito Tisoy. Hello? Albert, maraming salamat dun sa regalong pinadala mo para kay Marcus, ha? Hello, Tito Tisoy! Ang ganda po nang binigay niyong bike sa akin. Ang ganda, ang astig. Ito po ang pinaka-paborito ko regalo. Natutuwa ako at nagustuhan mo. Sayang, wala ka po sa pa-birthday ni nanay sa akin. Ay, andito na nga po pala si tatay. Nakalabas na po siya sa kulungan. Magkakasama na po ulit kami nila nanay. Hindi mabuti. Mabuti yun. Punta ka po dito. Pagluluto ka po ni nanay ng mga favorite mong kalderetang big time. Para makita nyo na din po si tatay. Pasensya na. Busy kasi ako. Mag-ingat ka, Marcos. Happy birthday ulit. Thank you po talaga. Eto na po si nanay, Tito Tisoy. Hello, Albert. Yvonne. Masaya ako para sa inyo ni Marcos. Umuwi na pala si Victor. Ako yun. I wish you all the happiness in the world. Yes. My best friend deserves to be happy. Salamat, Albert. Albert, alam kong hindi naging maganda yung huli nating pagkikita. Masyado kang mabait para saktan ko. Sorry sa lahat. Pati na rin dun sa mga kasalanan kong nakasakit sa'yo. Hindi mo kailangan humingi ng sorry sa akin. Kasalanan ko naman to. Ako itong makulit. Siguro... yun lang talaga papel ko sa buhay. Sa buhay mo, yung maging guardian angel at maging protector mo. Siya nga pala. Tinanggap ko na yung job promotion sa Hong Kong. Sana maging masaya ka rin palagi. Yun ang wish ko para sa'yo. Sa tatandaan mo, nandito lang ako palagi, ha? Wala namang magbabago dun sa pagsasamahan natin, eh. Hindi naman mabubura yun. Sige na. Naiiyak na naman ako, eh. Masyado nang masakit sa dibdib. Nandito lang ako para sa'yo. Remember, always be happy.
Napakabuling tao niyan ni Albert. Padala kasi si Albert ng regalo para kay Marcos. Tumawag kami para lang magpasalamat. Marcos, anak! Dahan-dahan, baka namang masira yung kakakalikot mo. Sana pala. Nakausap rin si Albert eh, para nakapagpasalamat naman ako sa kanya sa mga nagawa sa inyo ni Marcos sa pumula ako dito. Saan? Wala na pati paliwanag. Alam mo naman na magkaibigan lang kayo eh. Hindi na ako nagsisela sa kanya eh. Sa tingin ko, totoong mahal ka ni Albert. At yung pagmamahal na yun, yun yung pagmamahal na napagkakatiwalaan. Kami na yung mga lalaki nagkakaintindihan tungkol din. Yvonne, bukas ang pinto natin para kay Albert. Malawag sa puso kong sinasabi yan. Audrey stays here. Ako ang babalik dyan. Dadalhin kita para makasama mo na yung anak mo. Pag nakalabas ka dyan, mas madaling makapagtago dito. Ma, alam mo, anytime pwede akong hulihin dito. At baka wala nang oras para maibalik ko si Audrey kay Janine. Sige na, ibalik mo na yung bata. Hindi. You let that bitch slut saka kahintay sa anak niya. Hindi ko ibabalik si Audrey. Tumahimik ka na ba? Sawa-sawa na ako sa pagdidikta mo kung ano ang tama o hindi dapat gawin. Isuli mo si Audrey dito. Tataktag mo akong patay. Ang saya-saya ko po, Nay. Kumpleto na tayo. Ang saya-saya ko po. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort. It is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Regalo ko sa'yo. Wala na makakapigil sa pagmamahal natin, Yvonne. At ituloy ang mga pangarap bilang pamilya. Noon, ngayon, at walang hanggan, ikaw lang. Ikaw lang, Yvonne. Makakasalama ba ulit ako, Yvonne? Makakasalama ba ulit ako, Yvonne? Bingo-bingo na yan. Kailangan ko nang tanggapin, Yvonne. Hindi na talaga pwede maging tayo. Kahit kailan. You belong to Victor. Tare, ako ba ulit ang best man mo? Hindi na bagay sa yung best man. Dapat ninong ka na. Pag-principal sponsor ka na ata eh. Pabayan mo na kay Marcos yan. Inatilyo na eh. Sira lang ako. Oh. Uy. Oh. Pare, nangyari sa mukha mo. Nalungkot ka bigla.
Si Yvonne niya, no? Umatras niya sa kasal? Si Janine, eh. Ang bingin yung chance na magpakita at magpag-usap. Diyos ko naman. Ayaw ka tigilan ng babae yan. Alam mo, pare, bigyan mo kaya ng ultimatum yung Janine na yan. Batuhin mo ng Janine, kakasal na ulit ako kay Yvonne. Adios. See you in the next life. Yun. Diba? Galing ah. Nais ah. Oo. Tama. Walang kasimple yan. Oh, ano bang na-miss ko dito, ha? Chicks ba ito pinag-uusapan natin? Oo, oh, pare. Chicks. Pinag-uusapan namin yung poultry business. Oh, cheers na. Sali ka. Bye. The whole day para sa kwentuhan natin, Victor. Just like before. Yung mga panahon na wala pang komplikasyon yung mga buhay natin. I'm sorry. Siguro gusto ko lang marinig na everything's okay between us. Na talagang okay na okay tayo. Tawag na ako ng waiter. Jay, hindi ka siya pwede magtagal eh. Naghihintay sa akin si Yvonne. Janine, okay tayo. Tapos na lahat. At higit sa'yo, mas dapat ako yung humingi ng kapatawaran eh. Ang dahil sa akin, nasira akong buhay niyo ni Audrey. Pero Janine, gaya na sabi mo, tulukan natin ito. Tapusin na. Kailangan nang isara yung mga sugat sa puso natin. Makakakita ko ng lalaking deserving sa pagmamahal mo. Janine, ako, hindi ako yun eh. Hindi naman naging ako yun. It's Yvonne. Deserving siya na balikan mo. Na mahalin mo ulit. Janine, tanggap mo naman na, di ba? Mula nung nagalit ka sa akin hanggang ngayon, napatawad mo na ako, di ba? Diyan yung tayo tapos na eh. Kami na ulit ni Yvonne. Papakasalan ko siya ulit. Magkasama kami bilang mag-asawa. Babawi ako sa mga sakit at pagkataksil na ginawa ko sa kanya. Magbabagong buhay kami ni Janine. Kasama ang anak namin. Janine, kalimutan mo na ako. Kakalimutan na rin kita. Ito na ang huling pagkikita natin. I'm sorry. Sorry. Binigyan kita ng pagkakataon. Tingnan ko lang kung sino magiging sorry sa atin lahat. Tingnan ko lang. Kung sino mababaliw sa atin lahat sa gagawin. Mamatay na kayo. Mamatay na kayo lahat. Glenn, nakita mo ba si Marcos? Ay, kasama po yung kaibigan niya. Dala po yung bike. Diyan lang daw po sila sa kanto. Ay, yun nga ba sinasabi ko. Napasama pa yata yung bike na yan eh. Sige nga, Glenn, pakitawag naman o sabihin mo. Gusto ko nandito siya bago tayo umalis. Sige po, ma'am. Sige, salamat. Diyan! Layo na neto sa atin, ah. Kailangan ko nang umuwi. Baka hinahanap na ako ng nanay ko. Dapat pala, hindi na ako sumama sa'yo, eh. Eh, okay lang naman yun, eh. Nakabay ka naman, tsaka bago naman yun, di ba? Hindi, kailangan ko na talagang umuwi. Bahala ka. Sige, huwag na ka
kami. Sige, sige.